Magandang buhay mga bossing, no? So, umaga na naman ng Lunes. Ayan. So, bumusta kayo dyan? At sana yung lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Ito na naman ang inyong kabossing na magsasalita na naman sa inyong harapan ngayon. Ayan, mga bossing, no? Ayan, mag-ano tayo? Magagawa tayo ng magle-lesson tayo ngayon. May turo tayo eh. So, alam nyo naman, no? Kailangan natin magturo. Ayan, usong, alam, ano, hanggang ngayon, lockdown tayo eh. Di ba? Lockdown at pandemic, mga bossing, no? Kaya ingat-ingat lang dyan sa mga tao dyan. So, ang ano natin ngayon, yung salitang quarantine eh, di ba? Lockdown, tapos kakiba nyan, quarantine, di ba? Yung mga nagkakasakit. Ayan, mga bossing, no? Nagkaka-COVID sa 19 sa atin. Sana yung mawala na yung mga quarantine at lockdown na yan. Ayan. So, ayan, mga bossing, no? So, ang tutuklasin natin ngayon, mga bossing, no? Hindi nga ba napapansin? Sikat na sikat ang salitang quarantine. Yeah? So, saan na nga ba kaya nagmula ang salitang quarantine? Bahala ka sa buhay mo. Kasi nga, nagtanong natin ngayon, no? Saan nga ba nagmula ang salitang quarantine? Ito ba'y modernong salita? O matagal na ba itong ginagamit ng mga tao? Dahil meron na bang naunang pandemya na ginamit ang salitang quarantine? Bossing, no? Yan ang tutuklasan natin mamaya-maya, mga bossing. So, tandaan nyo, kung magugustuhan nyo ang ganitong mga topic, mga bossing, no? Pwede kayong mag-subscribe at mag-like. Yan, sa ating YouTube channel. At sa ating streaming naman, mga bossing, no? Pwede rin kayo sa Manlalarong Guru. Ayan. So, streamer din tayo doon, mga bossing, no? Pwede rin kayo mag-follow. Yan, mga bossing. Isang kaalaman na naman ang ating matutunan ngayon. At sana'y matutunan nyo ng mabuti. Ayan, mga bossing, no? Saan ba nagmula ang salitang quarantine? Ayan, quarantine muna tayo, mga bossing. Ayan, mga bossing, no? So, magtuturo muna tayo. Ayan. 1 hour later. Parang naidlip yata ako, mga bossing, ha? Ako, yari tayo dyan. Nakalimutan ko yata, may pasok, mga bossing. Ako, kaya tayo ngayon. So, ang alam ko, kanina, nung sinabi ko, ang tinanong ko, saan nagmula ang... Bahala ka sa buhay mo. Ang salitang quarantine. Yun lang naman yung mga bossing, no? Saan nagmula ang salitang quarantine, di ba? Pero, parang nawala yata tayo mga bossing, eh, no? So, ayun. Saan nga ba nagmula ang salitang quarantine? Pero, may tinatanong nga, pahit ang bossing, no? Saan ka nakakapunta, eh? Ayun mga bossing, no? So, alamin natin kung ba't tayo dinala dito ng kapalaran. Parang nananaginip ako, ha? Sandali, ha, mga bossing, ha? Kaya, ayun. Lumita mga bossing, oh. Ano kaya yan? Parang alam ko to, ah. Alam ko na, mga bossing, alam ko to. Ito ay, ano, sa Europa, mga bossing. Ito ay sa Europa, no? So, dito yung sinasabing naganap ang pinakamaluha at pinakanakamamatay na sakit na nangyari at nakakamatay na sakit na nangyari sa sanlibutan, mga bossing, sa laki ng tao, eh, no? So, ito nga pala yun. So, tingnan nga natin. Parang ano to, ha? Pandemya ngayon to, mga bossing, ano? Ang daming namamatay. Ayan, mga bossing, yan ang natatandaan ko dyan, mga bossing, no? Yan ang tinatawag na, ano? Yan ang tinatawag na bubonic plague o yung tinatawag na Black Death. Ayan, mga bossing, no? Tignan nyo naman ang nangyayari. Ayun, no? Yung, sana hindi ako maawa, mga bossing, yun, no? Ayun, no? Ang daming yung patay, oh. Naku! Ayan, mga bossing, ang daming patay na pakalat-kalat. Ganyan ang Black Death, mga bossing, yun, no? So, ano kaya ang connection ng Black Death sa kasalitang quarantine? Ano? Ayan. Ayan. Paano kaya yun, yun, no? Ba't kaya ako dinali dito? Yan ang Black Death, mga bossing, o ang tinatawag na bubonic plague, yan mga bossing, na ano yan, kumalat sa Europa yan mga bossing, at kalo sa buong mundo. Noon, yan ay naganap noong ano mga bossing, no, bandang 14th century or 1346 up to 1353. So mahaba-habang panahon yan. So halos kumitil ng 60%, mga bossing, ha, tandaan niyo yon, 60% ng kabuuan ng mga tao. So kung 300 approximately, meron tayong 345 million na katao noon sa buong mundo. So 60% noon, imagine niyo. Mga bossing, ano? So ang daming namatay noon doon sa panahon na 'yon. So itong mga bossing, oh, sinasabi ng kaibigan natin diyan, oh, mga bossing, ayan, no. Sinasabi niya, mga bossing, no, the pestilence killed so quickly that an infected person could have breakfast with friend and family and dinner with ancestor in paradise. Galing niya. So ang bilis makamatay niyan, mga bossing, no, hindi kagaya ngayon, no, makakapag hospital ka pa at maka-quarantine ka pa, no, at saka mabibigyan ka pa ng lunas, no.
So, pero itong panahon na to, napakabilis kumalat ng sakit na yan, mga bossing. So, swerte-swerte tayo. At malamang ko, kahit na nandito ako sa mundo na to ngayon, hindi ako maawan na siguro naman dito. Hindi to, parang hindi to, parang coronavirus eh, mga bossing. Ano? So, ito mga bossing, ayan, no? So, ayan, daming namatay, oh. Tingnan nyo, mga bossing, no? Daming namamatay na tao. Dahil sa daming namamatay, mga bossing, at hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Ayan, mga bossing, so, na... pumupunta sila sa mga alternative medicine or hindi na nga nila alam, no? So, pinabibintusyon nila, nagbababintusyon sila at yung mga doktor dahil hindi pa ganun ka-high-tech, mga bossing. Ngayon, tingnan nyo, suot na lang mask. Crow mask ang tawag dyan, mga bossing, no? Pinaniniwalaan na mapaprotektahan sila, no? At matataboy nila ang bubonic plague, kaya mga bossing, no? Kaya, desperado tayo ngayon, maswerte tayo ngayon dahil moderno ang teknolohiya natin. Pero noon, mga bossing, no? Ganyan sila kung gumamot. So, it's not scientific. Hindi scientific ang ano nila, ang approach nila noon, mga bossing. Kaya dahil wala pang teknolohiya, teknolohiya 'yan. Biruin mo mga bossing, no? 13th century 'yan. O ngayon nga, coronavirus, 'di ba? So, nahihirapan na paano pa noon, 'di ba? Mga bossing, tsaka grabe 'yan, mga bossing, nakakadiri 'yan. May lumulobo yung ano mo, yung katawan. Ngayon, mga bossing, no? Pinagtatalunan 'yan kung saan 'yan nanggaling, sa gitna ng Asia ba? O sa hilagang Asia. So, ayan mga bossing. Pero ang ano ngayon, ang sigurado is galing yan sa Crimea, mga bossing, no? So, naggaling yan sa Crimea at sa pamamagitan ng mga barko na lumalayag doon. So, pumapasok sila ng Asia, Africa, hanggang pumasok sa Europa, mga bossing. At galing yung sakit na yan sa mga peste, mga bossing, daga. Yung daga, may dalang mga pulgas. Alam niyo yung pulgas, mga bossing. So, yung pulgas ang nagdala ng sakit. Doon sa daga, yung daga ang nagkalat. Ganun yan, mga bossing. No? Kaya yan, mabilis kumalat. Kasi nung panahon na yun, mga bossing, no, ang sanitary at ang kalinisan ay hindi ganun kaganda. Hindi kagaya ngayon, mga bossing. No? So, yun nga, mga bossing. So, mula sa Crimea, no, nadala yan sa... nadala ng mga pulgas hanggang umabot ng Europa at Italia. Ayan. Hanggang ngayon, di ko pa makuha kung sa orchid. Di ko pa mapatanong kung sinong tatanungin ko dito kung saan nagmula yung salitang quarantine. Ano, lumalayo tayo, mga bossing. Tapos mga bossing, saan nga ba nanggaling ang ano nga ba ang bacteria or virus na pinagmulan yan, mga bossing? So, ayan ang virus. So, sa pananaliksik ng mga tao, mga bossing, yan ay nagmula sa Yersinia pestis. Galing niya. Ayan, yun ang bacteria, peste. Galing sa peste. So, galing yan sa bacteria ng isang daga, no, na pinagmula na yung pulgas ng aso. Eh, pulgas, kahit anong pulgas, mga bossing. So, kumalat yan. So, dahil sa paglalayag ng mga biyahero, mga bossing, so, syempre, yung mga, ano, ng barko, so, infested ng maraming daga. Ayan, no. So, kumalat yan hanggang pumasok ng Europa. So, Europa is... yung ng pinakasibilisadong ano noon kontinente at pinakamaraming tao, mga bossing, no? Kaya diyan ang parang yun ang central trade market noon sa buong mundo, mga bossing, no, yung Europa. Kaya diyan nadali dahil sa dami ng tao, dahil dami ng barko na lumalayag. Ayan, mga bossing, ayan, no, ganyan siya mga bossing. Tingnan mo, pinasok pa tayo dito. So ayan, mga bossing, mga daga ang nagkala, ang daming daga. Ayan, no? Ayan ang pulgas, mga bossing, no? So, ayan ang explanation. So, dahil sa pulgas ng mga daga, kumalat ang sakit at pinakalat ng mga kaibigan nating mga daga. Ayan, mga bossing. So, ayan, mga bossing. So, lumalayo tayo. So, siguro, tatanungin natin yung tao. Yung tao. Habulin ko. Uy, sadali. Pugi. English nga pala. Nasa Europa. Ayan, parang hindi tayo makakapagtanong dito, mga bossing, ano? Sandali, maghahanap muna ako ng ano, matatanong, mga bossing, ha? Sandali. One eternity later. Nakakapagod, mga bossing, na maghanap ng tao. Mga bossing, ayan. So, sa pagtatanong-tanong natin, mga bossing, no? Sa pagtatanong natin sa kanya, mga bossing, yung kabalyero, mga bossing, diyan tayo nakapagtanong. Saan nga ba? So, papasok na yung tanong ko kanina. Saan nga ba nagmula ang salitang quarantine? Ayan tayo napasok sa mundo na ito, mga bossing. Dito nagmula ang salitang quarantine. Actually, nung una, dagdag kaalaman lang, mga bossing, Trentinas ang tawag. Ang ibig sabihin doon ay 30 days quarantine, mga bossing, no? Trentina.
Okay, so ang sa English nga is 30 days. So 30 days yung maglalayag yung mga barko, mga bossing, 30 days na hindi makakapasok sa isang lugar sa Europa. Ayan, o sa ibang panig ng mundo. So 30 days, quarantine ang unang tawag nila, mga bossing. No? So alam na natin naman natin kung ano yung quarantine. Yan ang paghihiwalay ng mga taong, tao na na-expose, no? Na-expose sa virus or sa isang sakit. No, para at i-quarantine at ihiwalay. Yan, ihiwalay sa mga tao na hindi pa na-expose na mga tao. Yan ang tinayan ang quarantine ngayon na sinasabi. At ang quarantine naman mga bossing, yan naman tapos nung lumaon, tinawag na quarantine. Bakit? Ginawang 40 days ang tarantinas, mula tarantinas ginawang quarantinas. Ayan. So, quarantinas naman from the word quarenta. Okay, mga bossing, quarantinas. Italian word yan, mga bossing. No? Quarantinas, sing Italian word, ang ibig sabihin ay 40 sa ating English ngayon, mga bossing. So, ginawang quarenta. Kaya nga, quarantine. Ayan, mga bossing. So, ayan, mga bossing. Ayan. Ang dami. Nakakapagod mag-ano dito, mga bossing. Siyempre, nag-iingat din tayo. Ayan, no? Nakakapagod pag maghanap ng pagtatanungan. So, yun. Doon nagmula ang salitang quarantine, mga bossing. So, 40 days nilang kina-quarantine. So, naging 40 days. So, 40 days ang quarantine period. So, kaya nga, quarenta. Ayan, mga bossing. Ayan, no? So, quarantinas. Ayan, from the word quarantinas, no? Sa the quarenta. So, sa English is 40. Ayan, mga bossing. So, ayan. So, ayan, may natutunan na naman tayo, mga bossing. Kahit na nakakatakot dito, mga bossing, no? Tumatawa ko, dinadala ko na lang sa takot. Pero nakakakilabot ang experience ko dito, mga bossing, no? Ay, natutunan kayo sa ating ginawang content ngayon. At kung nagustuhan nyo ang mga content na ganito, huwag mahiya na mag-subscribe sa ating YouTube channel. At pwede rin nyong i-like. At pwede ka rin kayo mag-comment kung ano pang gusto nyong malaman, mga bossing. Kung anong gusto nyong gagawing content natin. At pwede rin kayo, mga bossing, manood ng aking stream sa Guro Naman Lalaro sa Facebook naman yan. Ayan, mga bossing, no? So, kailangan ko nang magising kasi baka na-late na rin ako sa aking online class, mga bossing. Ayan, mga bossing, no? So, lagi tayo mag-pray, believe, trust, and just surrender to God always, mga bossing. Ayan, no? Walang tatalo dyan kundi ang Panginoon natin. Ayan, no? Tandaan nyo yan. So, don't keep your faith alive or keep our faith alive. Ayan, mga bossing, ano? So, dapat lagi tayo manampalataya. Ipagdasal natin ang ating mga frontliners at mga health workers na tumutulong sa atin. So, hanggang sa muli, tandaan nyo, kayo ang bossing ko. Salamat! Ayan! Ayos na ako. Sana kaya ako.